Ang brain hemorrhage, ito po sa ang uri ng stroke pagka yung mga blood vessels sa brain natin ay pumotok. Ay, ito pagka ito ay pumotok, magkakaroon ng pagdurugo sa brain tissue, pwedeng ma-damage at masira yung brain cell. Ang brain hemorrhage po ay nakakamatay. Pag hindi ito nagamot kagad, hindi naagapan, ay wala na pong silbi. Mamamatay talaga yung pasyente. Kailangan, prevention is better than cure. Para maiwasan po yung brain hemorrhage, katulad po nangyari kay Fernando po Jr., hemorrhagic stroke ang nangyari sa kanya, naputukan siya ng ugat sa utak. Kaya dapat, number one, ang gawin natin to prevent brain hemorrhage, controlling yung blood pressure. Kasi ang high blood pressure, ito ay isang leading risk factor sa brain hemorrhage. Kaya kailangan yung mga gamot na nareseta ng doktor, kailangan po iinumin natin ito sa takdang oras na sinabi ng doktor. Kaya kasama nito yung ating combination ng lifestyle changes tulad ng healthy diet, exercise regularly, i-maintain yung healthy weight, at saka yung medication na nareseta ng doktor. I-manage mo yung cholesterol mo. Ang high cholesterol, nagko-contribute ito sa formation ng blood clot. Nag-i-increase po yung panganib ng brain hemorrhage. Kapag mataas ang cholesterol mo, nagre-rekomenda ang doktor, unang-una, lifestyle changes and medication para mapababa ang cholesterol mo. Pangatlo, mag-quit ka ng manigarilyo kasi ang paninigarilyo, nakakadamage ng blood vessel, tumatas ang panganib sa blood clot. Ang pag-quit ng paninigarilyo, ang best thing na pwede mong gawin para ma-prevent ang brain hemorrhage and other heart-related problem. Kontrolin mo yung blood sugar mo. Pag diabetic ka, importante, under control ang iyong blood sugar. Kasi ang blood sugar mo, nakakasira ng blood vessel, mataas ang panganib ng blood clot. Kumain ka ng healthy diet, ito po ay kasama po yung gulay, prutas, huwag ka na magkakain ng mga karne, yung baboy, ganon, mga beef, huwag ka na kumain ng mga hipon, alimango, alimasag, tahon, talabapusit, iwasan mo na yon. At i-maintain mo yung weight mo, huwag kang magpapataba. Lalo na po, pag malaki ang tiyan, yung visceral fat sa tiyan, ito ang number one, nagko-cause ng heart problem and high blood pressure. Gawin mo to sa pamamagitan ng pag-exercise regularly. Kasi pag nag-exercise ka, like walking exercise, jogging, or dancing, yung exercise na nag-e-enjoy ka, na-controlled ang blood pressure mo, controlled ang cholesterol mo, pati blood sugar mo, pag meron kang regular exercise at na-maintain mo din yung healthy weight mo. Kasi pagka na-maintain mo yung healthy weight mo, ay maiwasan mo yung high blood pressure, maiwasan mo yung stroke, at saka brain hemorrhage. At saka iwasan mo rin ang pag-inom ng sobrang alak. Kasi ang pag-inom ng alcohol, tumatas ang blood pressure mo, mataas ang panganib magkaroon ka ng blood clot. Kaya kailangan meron kang regular check-up, importante, lagi ka nakikipag-usap sa doktor mo para sa screening niya, para ma-identify yung risk factor